panahon na nagsasabi kung ayaw nyo, huwag nyo. Hi po mga idol, ito po nandito muna tayo ulit magbabalik. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, masubscribe naman. Kung, tsaka pa-comment kung meron po kayong gusto i-comment po dito. So ayun po mga idol, marami po salamat sa mga nag-comment, na nareceive kong comment, na message sa akin. So marami po salamat sa inyo, sa mga nagsusupport sa akin. Maraming salamat po lalo na sa Bansang Libanon. Maraming po salamat sa masulok ng mundo. So ito na po nga mga idol, ito po yung karugtong doon sa video na ginawa ko kahapon, no? Tungkol doon sa ito, sa mga no more 14 days quarantine. So ito po yun, so good news naman talaga yun. Pero mayroon mga pagbabago na rules. Ito po yung mga pagbabago na rules. Kung tayo po ay kabilang sa 35 na bansa na mga may travel ban, mga travel restriction, no? Sa kung tayo po yung OFW na kasabilang doon sa bansa na 35 na yun, na uuwi ng Pilipinas, meron mong mga pagbabago, may mga rules po na mga pagbabago. Halimbawa mga idol, kung tayo yung uuwi, halimbawa doon sa bansang Libanon, kung tayo magbabakasyon lang dito sa bansang Libanon, so kailangan po natin kumuha ng balik manggagawa. So kailangan natin mag-appointment muna dito sa Philippine Embassy para kumuha po tayo ng certificate ng balik manggagawa. So kukuha po tayo dyan kung babalik pa tayo or bakasyon lang. Tapos mag-fill po tayo ng form, no? Or dapat magkasagapanahan kasi ngayon is lockdown, no? So kailangan natin tumawag, mag-appointment muna tayo before sa mga pag-uwi nyo. Kukuha kayo ng balik manggagawa. Tapos pag nakawa kayo, isang araw lang naman yan, release na yun. Depende kung ano yung sasabihin ng ating ibahata dito. Sa ibang mga ano din, bansa. Ngayon, pag nakakuha po tayo doon, so may bayad po yun, yung register na yun, yung certificate na yun, yung balik manggagawa certificate. So may bayad po yun, ha? Hindi ko alam, $35 ata or hindi ko alam. Ngayon, hindi ko lang sure ha, baka 35 siguro. Dati 35 yun. Hindi ko lang sure. Tapos ngayon mga idol, ang gagawin ulit next ay kailangan natin mag-register sa Red Cross, no? Online register sa Red Cross para doon sa PCR test po natin. Tapos mga idol, meron po mga airlines na nire-require po nila yung trace app. So kailangan yung meron tayong parang QR code na yun. So kailangan natin mag-download ng trace app doon. Magkano tayo doon? Mag-sign up po tayo doon, no? Mag-register po tayo doon. Yung pangalan mo, nandun nakalagay. Tapos yung locations natin, nandun lahat. Kung saan po tayo nakatira. So yun, kailangan yun, nire-require po yan ng ibang airlines. Depende sa airlines. Mas maganda mga idol, is mag-credit mo lang. Now, mag-ready na po tayo. Okay? So, ito na po mga idol. Kung nakakuha na po tayo, mayroon na po tayo ng balik magagawa certificate na para makabalik po tayo sa kung saan tayong bansa. So, at saka mayroon na pa tayong online registration sa Red Cross. So, halimbawa, uwi na tayo. Pag-uwi po natin, paglapag po natin ng airport, no? So, didiretso po tayo doon sa swab test na PCR test area. So, kailangan natin mag-undergo ng PCR test. Ngayon, pagkatapos po natin, dali lang naman yun. Pagkatapos natin yun, so dadiretso na po tayo sa hotel, kung saan po tayo hotel naka-stay, no? Sa quarantine policy pa facilities, doon po tayo mag-stay. Doon po tayo maghihintay po ng unang result po natin sa PCR test. Okay, hintay po natin within 24 hours, depende yun sa kabilis ng proseso ng ating PCR test. Pero, tapos, doon na tayo hintay. Pag naghintay po tayo doon, hintay po tayo dun ng may magsisend po sa email yan. Sisend sa atin sa email yan na sasabihin na, halimbawa, negative po yung result natin ay negative. So, ngayon po mga idol, dun na po yung optional. Optional po dun. Kung ayaw mong tapusin yung 14 days mandatory quarantine required ng ating government, tayo mga OFW, no, required yun talaga. Mandatory. So, merong option. Ang unang option, pangalawang option, no, pag ikaw ay gusto nang umuwi, siyempre, sino pa naman gusto magtagal sa quarantine area, no? 14 days, doon mo natatapusin. Tapos yung kung balik magagawa ka, babalik ka pa, nagbabakasyon ka lang, 1 month na yung vacation mo, doon na mauubos yung 15 days mo sa quarantine. Ano, hindi na natin gusto mangyari yun, di ba? So ito po yung mga idol, may isang option. Kung gusto, pag lumabas na yung nakareceive na ng email, ngayon, papadala na kayo. Ngayon, ang gagawin natin is kung ayaw mo na mag-stay, ayaw mo na mag-stay, ayaw mo na tapusin yung 14 days na yan na quarantine. So kakausapin natin yung OWA, yung OWA staff, kakausapin natin na nasabihin natin na, Madam, Sir, kailangan lumabas na yung negative result ko, yung unang test negative. So ayaw ko nang tapusin itong 14 days
quarantine na to. Kasi gusto ko na umuwi, gusto ko na makapiling ang aking mga mahal sa buhay. Sino namang hindi, di ba? So ngayon, gagawin mo na yun. So siyempre, kailangan mo ulit mag-undergo pa ng isa pang PCR test. Okay, isa pang PCR test. Ngayon, sino ang magbabayad nun? Yung una, yung pangalawa. Okay, ang magbabayad po nyo, mga idol, tayo po. All expenses na po natin yun. Tayo po magbabayad yun, magbabayad po tayo ng 4,000 pesos. Yun ang babayaran po natin. 4,000 pesos ang babayaran nun. Ngayon, ayun, nakabayad na po tayo. Pero saan gagawin yung ano? Saan gagawin yung swabbing? Yung test sa'yo, saan gagawin? Kung saan ka facility or saan hotel, doon na po gagawin yung swab test na yun. May pupuntang mga magkaano sa'yo, mga frontliner doon sa area, no, na magkaano ng swab test sa'yo, o taga Red Cross, ganoon, may pupunta doon sa hotel para doon kayo sa swab. Okay, ganoon. Tapos, pag na-swab ka na, maghihintay ka ulit ng 24 hours. So, nakahintay ka na ng 24 hours, nakistay ka na ng hotel ng 2 days, di ba? Lumabas, negative. So, ngayon, maghihintay ka ulit ng other 2 days. Pag dumating na yan ulit yung pangalawang swab test mo na negative, ang mangyayari yung mga idol, papadala lang ka ulit ng diha o email din sa email natin na negative ka kung negative ka. Pag negative ka mga idol, ang mangyayari nun, ayun, negative na. Siyempre, gusto mo nang uwi, 5th day, pang-umang araw, uwi ka na. So, hindi pa nyo natatapos yung ating paghihirap mga idol, meron pa ang isang procedure bago tayo makauwi. So, nakareceive na tayo ng dalawang email na negative ha. Ngayon mga idol, naka-receive na tayo ng dalawang email na negative. Ang gagawin mo ulit mga idol, kailangan natin mag-apply na papasok po tayo dun sa quarantinecertificate.com. Okay, quarantinecertificate.com. Yun, mag-register po tayo dun. Magre-request po tayo dun ng certificate na katunayan na tapos na yung ano mo, yung lahat ng test sa iyo ay negative. Ngayon, ang requirements yan mga idol, kailangan ng requirements niyon yung dalawang PCR test mo. Yung dalawang PCR test na yan mga idol, iaatas mo yun doon sa quarantinecertificate.com. Yun yung requirements doon para mabigyan ka ng certificate to travel na talagang nag-undergo ka ng test, ng quarantine. Okay, yun na, naka-request ka na yun. Tapos, kailangan mo pa rin mga idol humingi ng quarantine certificate sa hotel kung saan ka nag-stay. Meron sila binibigay yan dyan, bibigyan ka dyan ng quarantine dyan sa ng certificate sa hotel na katunayan na natapos mo din yung required na optional. Yun na mga idol, hindi pa rin nagtatapos yan kasi halimbawa tapos na naka-required naka-ano ka na ng mga ano mo yun, mga requirements na hiningi para meron mo na travel pass o travel authority sa ano. Ngayon mga idol, kailangan mo pa rin makipag-coordinate dun sa local government na kung saan tayo. Halimbawa ako sa Montalban. So, pagkatapos ko sa hotel, kailangan ko makipag-coordinate sa Montalban area, sa ano namin, kung ano pa yung mga kailangan bilang OFW. May mga, bawat mga municipality kasi, may kanya-kanya kasing protocol na pinapatupad yun. Kung, dating mo dun, so kailangan mo pa rin dumating at dumaan sa kanila. Kailangan mo pa rin mag-ano sa kanila, pakita yung mga, ano mo, papilis, documents, gano'n. Kasi, meron kang kaibigan na dumaan talaga sa, ano nila, government nila. Nagadabaw po yun. Ayun, ang ginawa man na idol, hindi pa nagtatapos yun. Kasi yung 40 days na yan, dun mo yan tatapusin, dun mo yan bubunuin sa bahay nyo. Dun ka mag-i-stay ka muna hanggang halimbawa, naka-stay ka na ng 5 days sa hotel mo. So, dun meron ka pang natitirang 9 days. No, dun mo yung tatapusin sa bahay nyo. No, dun mo tatapusin yung quarantine mo sa bahay nyo. Depende ha, kung yung mga local government, meron silang facility na pag-i-stayhan mo. Pag wala, dun ka sa bahay nyo. Home quarantine na. Okay. Ngayon, pag natapos mo mga idol yung 14 days na quarantine na yan, pupunta ka uli sa munisipyo niyon kung saan kayong government, saan kayong local government. Pupunta ka, kukuha ka na ng clearance doon. Kukuha ka ng clearance doon, katunayan na kumpleto mo yung 14 days na quarantine na yun. Ayun mga idol, malinaw po tayo doon ha. So yun po yung bagong rules na pinapatupad. Kasi yung una, medyo hindi tayo nalilinawan yan. Pero ngayon, malinaw po na yun po yung ano, para sa ating mga OFW. So sana mga idol, malinaw po yun yung explanation ko. Optional po yun mga idol, okay? Kung mayroon po tayong pambayad, pag wala po tayong pambayad, sorry, wala tayong magagawa. Magtatapusin natin. Kung wala tayong pambayad mga idol, within 5 days, sa pangalawang PCR test, siyempre mahal pa naman yung 4,000, di ba? Ang laking tulong yun.
Kung wala tayong pag-vibe, tsaka kaya pa naman natin maghintay hanggang 14 days, walang problema yung mga idol. So tatapusin natin doon sa hotel o sa quarantine facility yung 14 days na yan. Tapos, saka tayo kukuha ulit ng mag-apply ulit sa quarantinecertificate.com. Ipapasa natin yung ating negative result ng PCR test, and then yung sa hotel certificate kung saan tayo nag-quarantine, tsaka para makakuha tayo ng travel authority. So ayun po yung mga idol ha, kung wala pa tayo pambayad, hintayin na lang natin ng 14 days, wala na yung magagawa, kaya natin maghintay. So ayun po mga idol, yun po yung share po sa inyo ngayong araw na to. Marami po salamat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe, pwede po kayo mag-like nyo kung nagustuhan nyo po. Mag-comment po kayo dito. At saka natutuwa po ako mga idol. May mga nag-comment sa akin, may nag-comment, may nag-message sa akin, no? So salamat sa inyong message, no? Kung may mga gusto lang kayong itanong, nakaya ko na masagutin, wala namang problema. Yun po mga idol, marami pong salamat. Ingat po tayo mga idol, no? So, marami salamat. Again, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to YouTube channel para updated po kayo sa iba pang mga video. Marami po salamat mga idol.